sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Peles? Peles, mukhang may gumugulo na naman sa isip mo. Ganun pa rin ata. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginawa, ito'y kasalanan. Sa loob ng maraming panahon pagsasaliksik ko sa relihiyong Kristiyano, na di ilan ay inaniban na natin. Natuklasan kong karamihan sa kanilang mga doktrina ay hindi makapasa sa pamantayan ng tanging isali ka na tunay na reliyon, ang banal na kasulatan. Paano magandang nangarawan? Habang panahon ko bang dadalhin sa aking konsensya ang kabatirang mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom? Kayo maaari naman sila mailigtas. Hanggang kailan akong mamamahay sa ganong kasalanan? Masyadong napapagkapag ang aking kalooban. Alika, umarienda ka muna. Sige. Pasok ko dyan sa silid. Huwag mo muna sana akong gagambalain. Pakisabi mo rin sa mga kasama natin sa bahay. Ibig ko lamang masusipang pag-aralan ng mga salita ng Diyos. Sa iyong kaitaasan. Ang pagpapasalamat namin sa mga biyayang pinagkakaloob mo para sa aming katawang laman. At higit sa lahat, para sa aming kaluluwa. At maano sanang patawarin mo po ang marami naming pagkukulang at pagkakasala. Patnubayan mo po kami sa buong naming buhay. Parang awa mo na rin, ituro mo po sa iyong abang alipin ang mga katotohanan dapat pang malaman. At ikaw na rin po sana ang mag-udyok kung ano ang mga nararapat kong gawin. Para naman hindi niyo kilala si Felix. Ayaw na ayaw niyang babaguhin yun. Desisyon niya. Isipin mo naman dalawang araw at dalawang gabi na andyan yan. Hindi natutulog, hindi kumakain.
na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Feliz? Feliz? Tatay, yung ba sinabi ko sa'yo na... Pasensya ka na, Feliz. Nag-aalala lang kami. Baka kung napaano ka na. Siya nga naman. Kung ipag-aalala niyo eh, nag-aaral lang naman ako. Bakit hindi, Felix? Tatlong araw at tatlong gabi ka nang hindi lumalabas sa insilid. Tatlong araw? Oo, at hindi ka kumakain at natutulog. Ano? Oo. Alam niyo, sa buong panahon ng aking pagsasaliksik, natuklasan ko na maraming katotohanan nagliwanag sa aking isipan. Sa wakas ay natiyak ko rin ang kasagutan sa katanungang patagal nang gumagambala sa aking isipan. Alin ang Iglesia ang ikapagtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa? At lubos akong sumasampalatayan, yun ay kalooban ng Panginoon Diyos. Pagkat tamang-tama ko na para bang itinuturo niya sa akin ang mga talata ng Biblia ay dapat kong basahin. At ipinauunawa sa akin ang malalalim na hiwaga ng mga salita ng Diyos. Yan ay ibabahagi natin sa ating kapwa. Palalaganapin natin yan. Anong binabalak mong gawin? Aalis tayo. Teresa, Sebio, bahala na kayo dito sa talir. Sa inyo na to. Sasadyain namin ang Punta Santa Ana. Kakausapin ko doon ang mga dati naming nakasama sa iba't ibang relihiyon na inalibanan namin noon. Abay, paano ikaw buhay niyo? Bahala na ang Diyos sa amin. Felix, kailangan mong gawin mo yan? Oo. Pagkat ibinubunsod ako ng sinasabi sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Eh, paano? Kayo bang mag-asawa? Talagang hindi na papatigil. Desidido na kami, Sabio. Teka. Pagbabarad ko kayo ng konting bigas at saka ilang graso. Naku, huwag na. Huwag ka nang mag-abala. Salamat na lang. Eh, paano? May isang kasing iwala ko isang bulsa. Ang mabahala, Sebio. Tereso. Pero, pinapahalagaan ko ang pagmamala sa akin yung sa aming mag-asama. Alam ko, magmimilagro sa amin ng Panginoon Diyos upang lalong mapatunayan ang aking pag-asa at pananalig. Itong gagawin ko ay tungkuling iniyatan niya sa akin. O, paano? Naway maging matagumpay kayong mag-asawa sa inyong magandang lagi ninyo. Paano? Ay nabahala dito sa sombrerya. Sana'y mapalago ninyo. Kaya gagawin namin ang aming magagawa. Oh, atay, kung sana bahala kay Felix, ha? Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran.
Ama, magkano po ba yun? Matawid? Dalawang pera lang po ang bawat isa. Eh, pwede ho ba? Taubusan lang ho kami ng pera eh. Well, maaari ho bang itawid nyo muna kami pagbabalik na lang ang bayad? Aba, opo. Mukha naman kayo umagin ho. Maraming salamat. Salamat po. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni Aon at pinagsabihan kita. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Eh sa dinami-dami nga po ng mga relihiyong bumangon sa mundo, alin ang ikapagtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa? Hindi po si Manalo ang sasagot niyan, kundi po nasa banal ng kasulatan. Basahin po natin ang Mateo 16:18. Eto po, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Hindi pa po nasagot ang tiyakan ng tanong natin. Ngunit, may pinatutunayan po dito sa binasa natin. Na ano? Na iisa lamang ang itinayong iglesia ng Panginoong Hesukristo. Pagkat ang sabi po niya ay, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya po sinabing aking mga iglesia. E alin nga po yun? Hindi rin po si Manalo sasagot niyan, kundi Biblia rin po. Tingnan po natin sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung gayon, aling iglesia ang ikapagtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa? Ang iglesia ng Panginoon na binili ni Kristo ng sarili niyang dugo. Sinong Panginoon? Ang Panginoong Hesukristo. Tiniyak ba kung anong pangalan ng iglesyang ito? Narito po at babasahin ko sa inyo. Biblia pa rin. Hindi po si Manalo sasagot niyan. Hindi kailanman. Tingnan po natin sa Roma 16:16. Eto po. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Napakaliwanag po at tiyak. Iglesia ni Kristo. Kaya, dito ko po kayo inaakit. Halik kayo at manumbalik tayo sa tunay na paglilingkod, sa tunay na iglesia. Ang iglesia ni Kristo. Pagtulong-tulungan po nating palaganapin ang mga katotohanan ito upang marami pa sa ating kapwa ay makinabang sa biyayang ito ng Panginoon Diyos, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Nasiyahan po ako sa mga narinig ko kanina. Salamat naman po sa Diyos kung gano'n. Eh, meron lang po akong gustong itanong sa inyo eh. Ano po yun? Sa abot po na aking makakay, nakanda po akong maglingkod. Huwag niyo naman po sanang mamasamain, ano po. Yan po bang ginagawa ninyong pangangaral eh,
pangatawanan o... Kapatid, hindi mo na itatanong eh, meron kami maliit na sombrerya sa Pasay. Iniwan namin yon. Para puspusan namin harapin tong gawain namin. Eh, pagkat nadaram ako na tawag sa akin to ng Panginoon Diyos. Kaya kahit anong mangyari, gagampanan ko to. Saan po naman kayo kukuha ng pantawid buhay? Atas ng Diyos itong aking tinutupad. Kaya pinaubayan namin sa kanya aming kapalaran. At titiyak ko na hindi niya kami pababayaran. Eh, kung ganun po eh, ipagpatuloy niyo inyong misyon. Tutulong po kami. Pagdamutan po niyong isang kwarto rito at ako na po bahalang magbayad ng upa. Pahihiramin namin kayo ng kumot at unan. Ipagagamit ko sa inyo yung isa naming kulambo. Pero, bakit niyo ginagawa ito sa amin? Sapagkat, ibig naming masuri pa ang mga tinuturo ninyo. At tulad po ng sinabi niyo kanina, nais po naming marami pang makinabang sa inyong ipinangangaral. O sige po, ayaayos na namin yung inyong matutuluyan. Eh, kung di sana kayahiya eh, pwede bang pakibayaran nyo na rin yung bankero ng 4 na pera? Wala mo kasi kaming naibayad kanina sa aming pagtawid. Naku eh, huwag nyo nang alalahanin yun. Ako na pong bahalang magbayad ng upo. At tungkol naman sa pagkain, wala kayo dapat alalahanin. Salo-salo tayo. Ako, maraming salamat po. Pagpalain yung ginawa kailangan ng Panginoon Diyos. Salamat po. Tutuloy na po kami. Oh, sige, maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Alis na po kami. Bata, unti-unti na natin nakikita ang patunay ng Diyos. Sumasampalataya ka rin ba na ang mga iyon ay kinakasangkap na sa atin ng Panginoon Diyos? Bakit hindi? Sa bawat kapanahunan, ay patakaranan ng Diyos ang pagsusugo upang paratingin ang kanyang kalooban sa mga tao. Noong panahon ng Israel, isa sa mga sinugo ay ang propetang si Moises. At sa pagsilang ng Kristyanismo sa daigdig, mismong ang ating Panginoong Hesukristo. At nang siya'y umakyat sa langit, ang mga apostol. Bakit? Bakit kailangan ng pagsusugo? Narito po ang sagot sa ating tanong. Sa Roma 10:15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Bakit kailangan po ng pagsusugo? Sapagkat kapag po pala hindi sinugo, ay hindi sila makapangangaral ng tunay na ebanghelyo. Aba, eh napakadali pong gawin ng sinumang ibig mangaral na magdala ng Biblia at sabihin sa mga tao na, "Mga kababayan, narito po ako, pakinggan po ninyo ako. Ako po ang sugo." Hindi po ba? Opo. Subalit ang Panginoon Diyos ay nagbigay ng katangiang ikakikilala sa tunay niya sugo. Pakinggan po natin ang Isaiah 8:20. Ito po. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Dalawa po ang palatandaan. Nagsasalita ng ayon sa patotoo at ng ayon sa kautusan. Isa-isahin po natin. Paano makikilala ang isang mangangaral kung siya ay nagsasalita ng ayon sa kautusan? Basa po uli sa Juan 7:17-18. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Dadapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo sa talatang binasa po natin? Ang tunay na sugo ng Diyos ay hindi nagtuturo ng sarili niyang haka, kuro-kuro o palagay,
Hindi po. Kundi mga aral ng Diyos na pawang nakasulat sa Biblia. Ngayon, talakayin naman po natin ang pangalawa. Ayon sa patutoo. Kaninong patutoo? Biblia po uli. Sa Apokalipsis 19:10. Eto po. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ano pa po ang dapat masumpungan sa mga ngaral na sugo ng Diyos? May patutoo ni Jesus. May patutoo ng espiritu o kapangyarihan ng hula. Ayan po ang mga palatandaan. Diyan po dapat sukatin ang isang mga ngaral. Ngayon, sukatin po natin si Manalo. Siya po ba ay nagsasalita ng ayon sa kautusan? Ngayon na po ang saksi. Sa mulat mula pa ay nakita niyo na ang katunayan. Sa atin po ang tanong, puro sa Biblia ang sagot. Hindi kay Manalo. Hindi haka-haka, kuro-kuro, palapalagay lang ni Manalo. E mayroon po ba siyang patutuo ng espiritu o kapangyarihan ng hula? Hindi po lamang isa ang nailhad na sa inyo mula sa matandang tipan. Sa aklat ng propetang si Isaias, sa kapitulo 41, versikulo 4 at 9 hanggang 10, kapitulo 43, versikulo 5 hanggang 6, at 46:11, at sa bagong tipan, ang Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Sadyabang sa panahong Kristiyano ay sa pamamagitan ng hula sa mga kasulatan nagsusugo ang Diyos? Katulad din po ng napag-aralan na natin, sa aklat din po ng propetang si Isaias, hinulaan din po ang mga naunang sugo ng Diyos. Hindi mga personal na pangalan nila ang binabanggit sa hula, kundi ang kanilang karapatan at gawain kanilang gagampanan. Binanggit ang pangalan nang matupad na ang hula o nang mangaral na ang hinulaan. Dahil dito, magsiyao nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapatid na honorata, binabautismo ang kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Amen. Tatapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano? Ako, Felix. Patawarin mo ako. Pero walang mangyayari dyan sa binabalak mo. Para kang magsasaka na maghahasik sa lupang mabato at madawag, yung wala kang kalabaw ni Araro. Pagkatignan mo, wala kang kayamanan kung salapi nagugugulin
wala ka rin sapat na edukasyon. At ang katotohanan ng ipinangangaral mo, eh, bago sa pandinig ng tao. At hindi mapatatatag ang isang organisasyon sa loob ng panahon kukulangin sa dalawang saling lahi. Paano? Paano mo itatatag at mapalalaganap ang iglesyang gusto mo? Attorney, hindi ako ang may kagustuhan nito. Diyos ang may gusto nito. Hindi ako nagtatatag ng iglesia, kundi ipinapaalam ko lang sa mga tao ang mga katotohanang nahayag sa akin. Tanggapin man ang mga tao o hindi, natupad ko na ang aking tungkol. Ligtas na ako sa mga pananagutan ko sa kanya. Ay, ewan ko sa iyo. Bueno. Kung bahala, tutulungan kita. Hindi dahil sa naniniwala ako sa gagawin mo. Alam ko nag-aaksaya ka lamang panahon. At ngayon pa lang, parang nakikita ko na pagsisisihan mo yung gagawin mo yan. Nakikita mo, Felix. Gayun man, alang-alang sa pagiging magkababayan natin, tutulungan kita. Salamat, kabayan. Gusto kong marehistro sa gobyerno itong iglesia ni Kristo yung pinalalaganap ko dahil ito ang legalidad. Ayokong pagdating ng araw, may masabi ang sinuman na ito ay kulorong. Wala talagang kadala-dalaya si Manalo, ano? Magnangangak-ngak na naman pala mamayang gabi. Puro kapitulo de versikulo ang dinadakdak. Ayaw niyo ba nun? Marami naman tayong mapupukul lang bato. Talagang sila ang ulo nitong si Manalo. Sa igit-igit, isa siyang sikat na predikador dito sa atin. Sukat umalis. Tingnan mo ngayon. Para siyang isang basansisyo na nangangaral. Eh, talagang sira ang ulo eh. Ano ba magagawa natin? Manalo? Sino yun? Baba, huwag mo mamatahin. Nakita nung magumpapan mo mayagpag at bumatiko sa ating mga doktrina. Kaya si Manalo yan. Alam niyo si Manalo? Para isang napakalit na pulgas lang yan. Kagat ng kagat sa napakalaking aso. Kala niya magugupo niya yung malaking aso niya, pero yung aso niyan, oras na kumagat, oras na kumamot at tinamaan siya ng kuko niyan, maglalaho yung parang bula. Ngayon niya, di makikita eh. Mga kababayan, magsiupo po tayo. Huwag po kayong mabahala sapagkat ang mga bagay na yan ay pinagpauna na po sa atin ng Panginoon. Gaya po ng mapabasa natin dito sa Juan 15:21. Pakinggan po ninyo. Dadapuan ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan. Napadalo kami dahil sa ilang mahalagang bagay. Subalit, una sa lahat ay nais naming makibalita at kumustahin naman ang inyong kalagayan. Salamat naman sa Diyos sa pag-aalala niyo sa amin. Sa awat tulong niya eh. Mabuti naman ang aming kalagayan. Kasamang Manalo, kinikilala ka namin sa pagiging mahusay at mabisang tagapagturo. Napatunayan namin yun na magkakasama pa tayo. Yan ang isang dahilan sa pagpunta namin dito. Nanghihinayang kami sa magandang hinaharap na tinalikuran mo. Natitiyak namin na malaki ang pagkakataon mo
na maging haligi ng ating relihiyon. Bakit hindi tayo magsama-samang muli? Ang ibig niyo bang sabihin eh, nais niyo makisanib sa amin? Eh, ang ibig naming sabihin ay magbalik na kayo sa ating relihiyon. Total, may kalabuan ngayon ang iyong kinabukasan. Talaga? Isipin mong nag-iisa ka at wala ka namang panustos. Samantalang kung muli kang sasama sa amin, ay may sandigan kang matatag na suporta. At siguradong mababawi mong muli ang iyong pagiging sikat na predikador. Pinapahalagahan ko ang pagkilala niyo sa akin. Subalit ipagpatawad ninyo, hindi ako naghahangad ng pansariling kapurihan. Ipagpaumanhin mo. Hindi gayon ang ibig namin sabihin. O ano? Total, pare-pareho namang kaligtasan ng ating ipinangaral. Maaari. Pero hindi niyo tinuturo ang katarungan ng pagliligtas. Ano ang ibig mong sabihing katarungan ng pagliligtas? Hindi ba't ayon sa kautusan, gaya ng mababasa natin sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa Roma rin, sa 5:12, ang lahat ng tao ay nagkasala. Sa Ezekiel naman, sa 18:20, ay sinasabing kung sinong nagkasala ay siyang dapat mamatay, siyang dapat magdusa. Hindi ang sino man ang dapat magdusa ng dahil lamang sa kasalanan ng iba. Kung gayon, bakit si Kristo na hindi nagkasala ayon sa 1 Pedro 2:22 ang nagdusa ng kamatayan sa krus bilang kabayaran ng kasalanan, hindi po ba nalabag ang katarungan ng kautusan? Sa unang bugso po ay parang inhustisya, hindi po ba? Narito ang sinasabi kong katarungan ng pagliligtas. Sa Efeso 2:15, ito po. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ano ang ginawa ni Kristo? Lumalang siya ng isang taong bago. Alin ang isang taong bagong nilalang ni Panginoong Hesukristo? Sa Kolosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Kung gayon, ano itong isang taong bago? Ang iglesia na katawan at ang ating Panginoong Hesukristo ang ulo. Ang kabuuan ay isang taong bago. Alin itong iglesyang ito? Sa Roma 16:16, babasahin ko sa inyo. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. E ano ang binunga ng paglalang ni Kristo sa isang taong bago? Dito po sa 2 Corinto 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ano ang ibinunga ng paglalang ng Panginoong Hesukristo sa isang taong bago? Sa paraang nagtayo siya ng iglesia na ginawa niyang katawan at siya ang lumugar na ulo. Ang iglesyang pinatutunayan sa Efeso 5:25 na pinaghandugan ni Kristo ng kanyang buhay ay naging katwiran ng Diyos sa pagliligtas. E bakit naging katarungan to sa pagliligtas? Gayon si Kristo na namatay ay wala namang kasalanan. At ang mga kaanib sa kanyang iglesia nagkasala. Sapagkat si Kristo bilang ulo at ang iglesia bilang katawan ay hindi na magkaiba, kundi iisa na lamang, isang taong bago, ayon sa Biblia. Kaya, dahil isa na lang sa paningin ng Diyos, si Kristo at ang iglesia, ano ang katumbas ng mamatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia? Hindi siya namatay para sa kasalanan ng iba, kundi namatay siya bilang ulo na nanagot sa kasalanan para sa kanyang sariling katawan. Ano ang natupad sa ganitong kaparaanan? Natupad ang hinihingi ng kautusan na mamatay ang tao sa sarili niyang kasalanan.
Hindi iglesia ang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Hesukristo. Anong iglesia? Ang iglesia ang ililigtas, sapagkat ito ang katwiran sa pagliligtas. Sa pamamagitan lamang ng iglesia ni Kristo, matutupad ang katarungan ng pagliligtas. Sa pamamagitan lamang ng iglesia ni Kristo, maisasagawa ng Panginoong Hesukristo ang pagliligtas na hindi niya lalabagin ang kautusan at ang batas ng Diyos. Apo! Aba, kayo pala. Sino yan, ata? Sina Betong Taba. Patuloy mo. Tuloy kayo. Pastor Tangko na taga Malabon? Oo. At masyado nga namamayagpag kung tinalo niya yung paring Katoliko at yung paring Aglipay doon sa atin. Kaya naisipan namin na pakiusapan kayo para kayo naman humarap sa kanya. Aba, kabayan, hindi naman tayo nakikipagpaligsahan. Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po ibig naming matiyak kung siya na nga po ang tunay. Humayag na ho kayo. O sige. Itakda ninyo. Pero huwag niyo sasabihin kung sino. Basta darating kami. Reverendo, yan ba? Eh, hindi marunong sumulat yan, ha? Anong ba? Mga kababayan! Dumating na ang sandali na ating pinakahihintay at pinananabikan. Ang pagtutunggalin ng dalawang Batikang pastor relihiyoso. Ang isa ay ating kababayan at taga rito sa Barrio Kalsada, si Pastor Manalo. Pasalubong kayo po para kayo! Siyempre, ang katunggali ay walang iba kung hindi ang dakilang debatista, kinikilala at inihangaan ng madla, si Pastor Reverendo Emmanuel Tango. Mga kababayan, alam ko na kayo ay sabik na, kaya hindi na tayo magpapatumpik-tumpik. Sisimulan kagad natin ang dakilang labanan ng dalawang Batikang pastor relihiyoso. Sandali lamang, Ginoong Mantinolo. Reverendo Tangko. Mga kababayan, hinihiling ko na upang maging formal ang labanan namin ngayong gabi, ay hinihiling ko sa aking katunggali na ang paksa na aming paglalabanan ay isulat niya. Ano mo sasabihin niyo, Pastor Manalo? Mga kababayan, Ginoong Mantinidor, sa pagkakataon pong ito, ay inaakala ko pong hindi na kailangang isulat pa, sapagkat ako naman po ay isang taong may palabra de honor. Hindi ko pinagdududahan ang integridad ng makakatalo ko. Pero alang-alang sa tinatawag na formalidad, kailangan ang paksa ay isulat! Nanay! Sulat po! Ang isa pong taong may palabra de honor, ang kanya pong salita, ay kasing halaga ng kanyang buhay. Kaya kalabisan na po ang magsulatan pa. Talaga nga hindi marunong sumulat. Sabi ko na sa inyo eh. Mga kababayan, kayo ang tinatanong ko. Hindi ba dapat na ang paksa ay isulat? Isulat! Isulat! Mga kababayan, napakadali pong pagbigyan ng inyong kagustuhan. Subalit hanggat maaari po, ayoko pong ilagay sa timbangan ng pag-aalinlangan ang aking mga salita. Talagang umiiwas. Ipitin mo na. Ipitin mo na. Sa atin na laban eh. Mga kababayan, marahil ang kalaban ko ay hindi na magpapatumpik-tumpik pa o magpapakatanggi-tanggi kung sasabihin ko
na maisulat lamang niya ang paksa, talo na ako! Mga kababayan, sa matinding hamon ng Ginoo na itinaya pa ang pagkatalo at sa mapiling yung kagustuhan, ang abang lingkod niyo po ay walang magagawa kundi magbigay. O, titika, titika, ito na piso. Ito po, ginawang mantinidor. Narito po bayan ang sinulat ni Ginoong Felix Manalo. Patutunayan ko, ayon sa banal na kasulatan, na si Kristo ay nananatiling tao sa kalagayan kahit na siya ay nasa langit na. Apirmatibo, nakalagda, Felix Manalo. Negatibo, meron pong blanco para sa lagda ni Pastor Tanko. Sabi mo di marunong sumula. Marunong nga. Yun ang balita eh. Yun ang sabi. Buisip kayo. Mga kababayan, Ginoo mantinidor, hindi po maganda ang pagkatalo ng Ginoo pagkat hindi katunayan ng pagiging tunay o hindi tunay na isang mangangaral kung siya ay marunong sumulat o hindi. Ang dapat pong tiyakin ay kung totoo o hindi ang kanyang mga aral. Kaya ibinibigay ko po sa kanya ang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Bata, dyan tayo babaw. Tsak na talo siya. Ginoong tagapamagitan, ako'y nagpapasalamat sa pagiging galante ng aking kalaban. At dahil dito, susuklian ko ng pagkagalante rin. Ikagay, amor kun amor si Paga. Hindi nyo na itatanong, mga kaubayan, ilang beses ko nang nabasa ang Biblia mula sa pasimula hanggang sa huli. At tinitiyak ko na wala siyang mababasang talata sa Biblia na magsasabing may taong sumampa o umakyat sa langit. Katunayan lang na si Kristong nasa langit ngayon ay tunay na Diyos. Kaya, upang makaiwas sa kahihiyan ang aking kalaban, ay binibigyan ko siya ng pagkakataon. Umurong na siya. Umurong na siya. Marami pong salamat. Subalit, ipagpatawad po ninyo. Hindi ko po matatanggap. Pagkat, kahit hindi maraming beses ko nang binasa ang Biblia, pero natitiyak ko naman po na may taong umakyat na sa langit maliban sa Panginoong Hesukristo. May himig paghahamon ang tinura ng aking kalaban, mga kababayan. Dahil dito, ako naman ang maghahamon sa kanya. Kapag meron siyang nabasang talata sa Biblia, kahit isang talata na nagsasabing may ibang taong umakyat sa langit, inuulit ko, talo na ako. Napakatapang po ng hamon ng Ginoo. Kaya buong galang ko naman pong tinatanggap. Mga kababayan, kung ipahihintulod po ng Ginoo, mismo ang Biblia niya ang gagamitin ko para wala naman po siyang masabi. Arigado! Salamat, kaibigan. Pintulutan niyo pong basahin ko ang ikalawang hari, kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 11. Ito po. At nangyari, nang sila'y makatawid, na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo, bago ako ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, e sinasamo ko sa iyo ng iba yung bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayon may, kung makita mo ako, pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa. At si Elias,
Narito po, mga kababayan. Makinig kayo mabuti. Lalo na kayo, Ginoo. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Narito po, Ginoong Mantinidor. Sa Biblia nga! Saka sandali. Oh, umas ka. Ba't hindi ka muna nagpatila? Masyado akong maatraso eh. Eh, kailangan ko maghanay ng leksyon. Oh, Felix, magpahinga ka muna. Baka naman pinapano ka na yan eh. Abay, anong oras na hindi ka pa naghahapunan? Sandali lang to ata. Matatapos na itong inihanda akong leksyon. Kailangan kasi ito sa... sa pagsambubukas eh. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Taas-taas ng lagnat mo eh. Bababa na ito. Kapatid na Andin, salamat sa pagdamay mo ha. Nabalitaan na ba ninyong nararatay si Manalo? Sinasabi ko na nga ba't may kalabuan ang kinabukasan niya eh. Alam niyo si Manalo, may sakit at malubha na. Pagkamatay niya, siya, mabubuwag ang iglesia. Sigurado yan. Matagal ko na sinasabi sa inyo eh. Makikita niyo. May krusyata ang dila ko. Tawagin natin ang iba pa natin mga kapatid. Panalangin natin ng sugo. Panginoon po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naniniklohan po ang iyong mga alipin. Sumabon. Nagmamakaawa kami't nakikiusap sa iyo. Sumabon. Sana po'y pagalingin mo ang aming kapatid sa kanyang karamdaman. Sumabon. Tigyan mo pa po siyang mahabang buhay, Ama. Sumabon. Kailangan namin ang kanyang pangmuna. Sumabon. Huwag kayong bahali sa iglesia.
papabayaan ang mga kapatid natin. Kung kailangan, ibuwis mo ang buhay. Gawin mo. Opo. Elvis. Nabukas mang tunay tangan niyang bukas pagkay na malikayang natapos tabuhin at ang atang sa pagbabalik ni Kristo. Felix Isagun Manalo, suho ng Diyos sa huling araw sa bisa ng mga hula sa banal na kasulatan. Mananaral ng Ebanghelyo, pastor ng mga tupa ng Diyos, manunulat, orador, administrador, malawak ang pananaw at matatag sa pagpapasya. Kinilala maging ng iba't ibang pangkati ng pananampalataya bilang isang makapangyarihang leader ng relihiyon. Tumbalik sa inaasahan ng mga umuusig na sa pagkamatay niya ay kasamang maglalaho ang Iglesia ni Cristo, lalong naging mabilis ang paglago nito na ngayon ay hindi lamang sa Pilipinas kundi nakarating na sa iba pang panig ng daigdig. Ito ay hindi gawa ng sinumang tao. Ito'y katuparan ng mga paunang pahayag ng Diyos at ng kanyang pangako sa kanyang sugo sa huling araw. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sinumang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa, at sinong pipigil? Pamimintang ate, anong merong kayong suliranin? Kayo ba'y biniyayan ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng pag-abag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapikatian, mga dalamhati, kaapihan. Oh, hanginon niyo pa sa salamatan. Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha! Lalapit ba kayo kay Birik Maria at sasabihin nyo, salamat po sa iyo? Walang galang kayo! Hindi ba nyo nalang ang bubuhay sa inyo, Diyos? Hindi ba nyo nalang nagbibigay buhay sa inyo, Diyos? Kung gayon, anong dapat gawin? Diyos ko, napakalaki ng pag-ibig mo sa amin. Ako'y isang taong nagkakamali at gumagawa ng kamalian. Hindi kita napupurihan, napapupurihan ang tapat sa aking pamumuhay. Gayunman, nananatili ang iyong pag-ibig sa akin. Binibigyan mo ako ng ikamumuhay sa araw-araw. Ako'y payapa, ako'y tahimik, wala akong sakuna. Ligtas ako sa batang ulo, sa mga masamang tao, sa mga ultinyang. Ligtas ako sa kapamukhang. Diyos ko, tulungan mo ako, mapapurihan kita. Ang buhay ko'y makaluwalhati sa iyo upang ang pag-ibig mo sa akin ipatugong ko. Amang Diyos, ang lahat ng ito'y iniahain ko sa iyo, tinihandog ko sa iyo sa pangalan ni Jesu Cristo, ang aming tagapagligtas. Nakapagpasalamat kayo. Bakit kay Santa Maria kayo paparo? Bakit sa santo? Yung balo mo lang sa inyo.
yung ba nagbibigay buhay sa inyo? Wala tayong kalang at wala kayong pitag ang nagkakasala tayo sa ginagawa nating yan. Kaya't magbangon tayo, mga kapatid at mga Pilipino pang kababayan. Magbangon tayo sa pagkatapatihan. Yakapin natin ang ating Ama. Yakapin natin ang ating Diyos. Sinaantay niya tayo sa lahat ng sandali. Sinasabi niya sa atin, Anak, ikaw'y napakamangsang. Inaligaw ka. Gayon may naantay kita, magbalik ka sa atin. Bumalik tayo. Pumalik tayo, sabihin natin sa kanyang patawarin mo kami. Hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Salamat sa iyo, nagbigay ka ng ilaw, nagbigay ka ng liwanag at ikay nakilala mo. Ako'y bumabalik sa iyo, patawarin mo ako. Ako'y tulungan mo at maglilingkod ako. Hanggang ako'y nabubuhay ay alalayan mo ko sa araw-araw. Matupad ko ang bawat gusto mo. Ito ang pananampalatayang itinuturo ni Jesucristo ng ating Panginoon ng mga apostol. Hindi yan ang pananampalataya na itinuturo ng mga taong lumilito at gumagawa ng balita at ibukan. Hindi. Lumapit kayo sa Kanya. Opo, sa Kanya kayo lumapit.